بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga magulang at kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Ang ating pag-uusapan sa maikling oras na ito ay patungkol po sa Zakat al-Fitr. Ang Zakat al-Fitr, mga mahal naming kapatid sa pananampalatayang Islam, ay obligado ang pagbibigay nito sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan. Na kung saan, ang hukom ay obligado sa lahat ng mga Muslim na magbigay sila ng Zakatul Fitr. Napakalinaw na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zakatul Fitr ala al-hur wal-abd wal-dhakar wal-untha wal-sagir wal-kabir min al-muslimin. Na kung saan iniobligado ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Zakatul Fitr sa taong malaya siya or alipin siya, lalaki siya or babae siya, o maliit siya o matanda na siya, basta Muslim siya, obligado na magbigay ng Zakatul Fitr. Pero ang magbibigay ng Zakatul Fitr, alimbawa sa pamilya, yung gumagastos, alimbawa yung tatay. Kaya tungkulin niya na magbigay siya ng Zakatul Fitr ng kanyang asawa, mga anak, at kung mayroon pang nakatira sa kanya, na kung saan ginagastusan niya, yun, tukulin niya rin na magbigay rin ng Zakatul Fitr ng kumbaga kamag-anak o basta ginagastusan. Kaya kasama doon yung mga magulang, no? Kasi siyempre, magulang natin yan. Dapat talagang tinutulungan sila ng todo, no? So, mga malaming kapatid sa pananampalating Islam, sabi ng mga pantas, pwede rin yung nagdadalang tao na magbigay ng Zakatul Fitr, yung kanyang halimbawa, magulang, no? Kaya-aya, basta umabot ang kanyang araw na kung saan 120 days. Sabihin natin yung 4 na buwan po. So, kaya-aya. Ibig sabihin, hindi po obligado. No, hindi obligado. So, mga kapatid namin sa Islam, ano ba ang ibibigay natin na Zakatul Fitr? Napakalinaw na kung saan ang ibibigay po natin ay kung ano yung kadalasan na alimbawa kinakain dun sa lugar na yun. So tayo, katulad natin, ang ating laging kinakain po ay, kumbaga, kanin, di ba? Kaya magbibigay din ng Zakatul Fitr sa pamamagitan ng bigas. 2 kilo at 40 gramo, ibig sabihin, kulang-kulang 3 kilo. Yun po, kulang-kulang 3 kilo. Kung higitan natin, gawin natin 3 kilo, walang problema. May dagdag na biyay ang mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Sa mga ibang eskolar, sila po ay sumang-ayo na pwede magbigay ng cash. No? Tulad ni Imam Abu Hanifa, kung saan sa kanya, ayon sa kanya, ay pwede magbigay. No? Na kung saan na cash. So sa atin yan, depende. Pero mga kapatid namin sa Islam, ang pinaka, kumbaga, sunna, no? Pinaka-mainam, ay talagang yung sa atin, bigas po yung bigas. Pero hindi natin masasabi na hindi po pwede yung kas kasi mismo si Imam Abu Hanifa nagsabi. Kaya mga magulang at kapatid namin sa pananampalatayang Islam, tanong, bakit tayo magbibigay ng zaka? Diba? Kaya ayon kay Abbas, ibig sabihin, nabangit sa hadith na kung saan may 2 dahilan. Isa rin po yung dahilan ay tinatawag na ito ay taharatu lisaim minal lagwi war rafat. Ibig sabihin, para dalisain, no, ang nag-aayuno mula sa alimbawa mga na bitawanin ng mga salita ni mga magaganda, kaya yun ay mga lagwi, yung mga walang saysay, mga bastusa, hindi kayo mga biru-biru, nagkakamali siya. So, kasama doon yung tinatawag na arafat, yung nakikipaglumpungan, ha? Nakikipaglumpungan sa asawa. So, mga kasama rin, ibig sabihin, pangtakip, no? Sa mga pagkukulang natin bilang tayo nag-aayon. Kasi talaga, mahina tayo. May pagkukulang tayo talaga. So, pangalawa doon, yung ito ay pagkain ng mga mahihirap.
tu'matul masakin, ibig sabihin pagkain talaga ng mga mahihirap. Kaya mga magulang at kapatid na minsan pananampalatayang sila. Yan pong dahilan kung bakit tayo magbibigay ng zakat. No? Dahil ang gawaing mga mabubuti ay mabuburan niya yung mga masasama. Ngayon po, para alimbawa, kung mayroon tayong pagkukulang, sa pamamagitan ng pagbibigay ng zakat o fitr, inshallah, sa awan ni Allah, ito po ay mabubura. Mga mahulang at kapatid namin sa Islam, ang tanong ngayon, saan ba lugar ibibigay? No? So medyo may pagkakanon dito kasi talagang dalawang ano, hindi sila nagkakasundo. Ha? May mga scholar na nagsasabi na pwedeng ibigay sa ano po, sa ibang lugar. Or, pero ang pinakamainam, sabi ng mga pandas, ay kung saan tayo nag-aayon. Doon tayo magbibigay ng zakatul fitr. Ang mga fukaha, mga scholar po, ay nagkaisa sila na pwedeng magbigay ng zakatul fitr kung sakali na walang mahanap sa lugar na yon na kumbaga may matining pangangailangan. Kung wala, so yun, pwede tayo magbigay sa ating halimbawa mga kamag-anak sa ibang lugar. Kasi kung magbibigay tayo daw ng halimbawa sa ibang lugar, kailangan yung mga kamag-anak po natin, mga malalapit sa atin. Kumbaga sila yung mga priority. Maliban kung lahat ng kamag-anak may puro ano po, tapos may mga ilalaka doon. So, yun po. Basta, ang pinaka-importante yung mga masakin. Mga taong matinding pangangailangan niya po, mga kapatid namin sa Islam. So, yun po. Ibig sabihin, dito, tayo magbigay kung saan tayo na gayon o pinaintulutan sa ibang lugar, basta yung kondisyon na yun. So, mga kapatid namin sa Islam, ang tanong, kailan ba ito ibibigay? Kasi, siyempre, ngayon, ilang araw na natitira sa buwan ng Ramadan. Si Imam Shafi'i rahmatullah alay na sa kanya, ayon sa kanya, pwede magbigay ng zakatul fitr basta pumasok ang buwan ng Ramadan. Yung unang araw na buwan ng Ramadan, pwede ka magbigay. So kung ganun, kahit na pangalawang araw, pangatlo. Pero po, may sinasabi na dalawang oras, pinakamainam at maaari. So yung pinakamainam, na pagbibigay ng zakatul fitr ayon sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung antuwad di magbibigay ka na kung saan kabla khurujin nas ila sala yung bago pa lumabas yung mga tao mula sa kanilang bahay papunta sa salahan bigay papunta sa masjid o papunta sa kung saan lugar magsasala ng Eid. Yun ang pinakamainam. So ibig sabihin kumbaga napakalapit no. So yung maari, yung dalawang araw, na pwede sa dalawang araw. Kung saan, isang araw na natitira, ayon kay Imam Malik at saka si Imam Ahmad, sila yung nagsabi na sila, sang ayon sila dun sa pwedeng dalawang araw, isang araw. Yun ang maari, pero yung pinakamain, yung nabanggit natin po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. So mga kapatid ngayon, sino ba ang bibigyan po? Ito yun, sino bang bibigyan? Si Imam Shafi'i rahimahullah alay na ang kanyang po sinabi ay doon sa tinatawag na walong uri yung nabanggit sa surah at tauba innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhir al aya, walong uri, walong klase ng mga taong dapat bigyan ng zaka, no? So ihati-hatin sa kanila yun, ibig sabihin yung walo, no? Walo sa kanya. Pero si Ibn Taymiyyah Ibn Hanbal Ibang Qayyim, sila po ay nagsabi na ang zakatul fitr ay para lamang sa mga masakin. Kaya sinabi na pagkain ng mga masakin. Ibig sabihin, mga pulubi, mga mahihirap, para sa kanila yun. Kaya sabi niya, ito ay zaka ng katawan. Kasi ang nagayon, ang tao. Kaya walang koneksyon dun yung alimbawa may utang o alimbawa yung naglalakbay na naubusan ng ano, gastusan. Tapos wala siyang ano, kung saan pwede siya bigay ng zakatul fitr. At ibang abangin doon na walo na yon, pero walang connection doon sabi nila sa tinatawag na zakatul fitr na kung saan ang ating katawan. Kaya doon po talaga sa tinatawag na mga masakin, mga mahirap, dahil hadith mismo yun na sinabi ni Propeta na kung saan pagkain ng mga mahirap. Nang sa ganun, para pagkatapos ng Eid,
magpapakasaya yung mga mayaman. Siyempre, may sobrang-sobrang silang ano po. Kaya mayroon din ang mga mahirap dahil siyempre nakatanggap sila ng mga zakatul fitr. So, mga magulang at kapatid na Miss Islam, naway mayroon tayong napunod. Allahu alam. Hanggang dito po lamang. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.